Good day mga boss. So ngayong araw ay magbababa ako ng transmission. Start tayo sa engine room. Tanggalin natin yung mga cables. So ito, reverse cable to. Tanggalin lang natin sa bracket. Yan. So second is yung cutter pin. Remove lang natin yung cutter pin. I-straight lang natin para mailabas natin. Then yung washer. Yan, dalawa po. Yung plastic saka bakal yan eh. Okay. Okay, tanggal na. Next. Yan, yung bracket ng reverse cable. And sa, yung mga clip. Yan, tanggalin natin yan, mga yan. Then, dito tayo sa may shifting cable. Yan, yung bracket. Tanggalin na rin natin. Lahat ng mga nakakasagabal dyan sa pag-remove natin ng transmission, lahat yan tanggalin natin. Yan, okay na po. So, ito na po yung bracket ng shifting bracket. Okay, na-remove na po. Yan, isa, dalawa, tatlo. Tatlong bolt po ng transmission sa ibabaw. Yan ang tatanggalin natin. Okay. Pag natanggal natin yan, proceed na tayo sa ilalim. Ililifter na natin yung sasakyan. So, natanggal na po. Yan. Ito. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Yan. Magkaiba po sila ng size. Kaya tandaan nyo rin po kung saan nakalagay. Okay. Dito na tayo sa starter. Remove natin yan. Okay. Ayan. Sinabit ko lang po siya. Gumamit ako ng hook para hindi ko natanggalin yung wire. Yan, tatanggalin ko rin yan, yung reverse cable. Okay, gamit na tayo ng transmission jack. Then, suportahan natin yung engine. Gumamit tayo ng goma para hindi po masugatan yung oil pan. Yan, simulan na natin. Yung transmission support, dalawa po. Dito sa side na to. And then, dito sa side na yan. Okay. Yan, pwede na natin sungkitin para maibaba na natin. Yun, okay na po. Pwede na nating ibaba. Yun, success. So meron tayong bagong transmission. Mga kailangan natin tanggalin dyan, ililipat natin dun sa bagong transmission. Silip-silipin lang natin at baka may makita tayong ahas. Okay. So yung mga ililipat natin, simulan na natin tanggalin. Unahin natin yung release bearing saka yung release fork. Release fork ba tawag dyan? Okay, tanggal na. Ito po yung release bearing. Yan.
Yun, may spring. Then ito po yung sinasabi kong shifter. Shifter, no. Release fork. Okay, lagyan natin ng grasa yung pinaglalagyan ng release bearing. Then yung release fork lalagyan din natin. Yan, para maganda yung play. Hindi siya maganit. Nagkukos din kasi yan ng pagkatigas ng clutch pagka inaapakan. And lagyan na natin ng bolt. Okay. Yan. Surebull lang natin para hindi matanggal. Then ilaro-laruin lang natin para magkumalat yung grease. Yun, okay na. Next tayo. Medyo linisan lang natin ng konti yung mga sumasabit. Yun, maganda na yung play. Yan, okay, tanggalin na natin yung mga sensors bracket. Yan. Medyo linisan lang natin, madumi. Tapos may o-ring yan eh. Lalagyan ako ng grasa para hindi siya masugatan. Yan. Pag ipinasok mo kasi yan, maaaring masugatan yung o-ring eh. Para safety. Wala tayong pampalit eh. Okay. Next. Yan. Sensor din yan eh. Solenoid. Then yan. Yan, bracket. Maraming bracket siya dyan na tatanggalin. Yun. Okay. Nagpitan na lahat. Na ilagay ko na lahat. Ibalik na natin. Para mabilis. May magawa pa tayong ibang trabaho. Salpak agad. Yun. Hindi mo na kailangan ng kasama. Kaya mo na mag-isa. I mean, kaya ko nang mag-isa. Yan. Safety lang tayo. Iwasan natin yung mga wire. Okay, check natin yung mga maaring maipit ng transmission pagka ipinasok natin. Okay, wala na. Okay na. Yan, pwede na natin itulak. Yun. Yan, pumasok na. Yun, higpitan na natin. Lagyan na natin ng bolt kabilaan. Para lumapat siya ng maayos. Okay, gumamit tayo ng impact wrench para mabilis.
Okay na, pwede na natin ibaba yung transmission jack. So, gilid lang natin dahil kailangan natin yan eh. Susuporta natin yan sa axle beam. So, i-check ko muna yung mga bolt. Double check natin. Yung mga baka may nakalimutan tayo eh. Okay. Okay. Ayusin lang natin at tatanggalin na natin yung suporta ng makina. Yan. Then next natin is yung drive shaft. Yan. Yung sinasabi ko, gagamitin natin yung transmission jack. Isusuporta natin sa axle beam. No. Kailangan natin yan kasi isiswing natin yan eh para maipasok yung drive shaft. Siswing natin kabilaan. So tanggalin ko muna yung dalawang bolts na nilagay ko kanina para maiswing natin, maipasok natin yung axle, yung drive shaft. Mabilis. So talagang laki ng tulong ng impact wrench. Bilis ng trabaho. Yan, okay na. So iswing lang natin. Yan, tinan mo. Tinan nyo po, yan. Yun, naipasok ko na po yung isa. Idiin mo lang para maipasok na maayos. Okay. Then yung isa naman sa kaliwa. Ganun din po ang procedure. Okay, balikan natin yung apat na nuts. Kabilaan po. And yung shock absorber. Pagkatapos po nito, okay na. I-double check na lang po. Double check natin yung mga bolts, nuts. Okay, tapos na po. Pwede na po tayo magligpit. Yung igilid na natin yung mga sinuporta natin. Double check lang po natin. Yan, idiniin ko pa at chinik ko pa para naipasok na maayos. So, huwag niyong kakalimutan mag-double check ng gawa para pulido po yung gawa natin. Okay, tapos. Okay. Hanggang dito na lang po. Salamat.